Ayon naman sa tagapagsalita ni Marcos sa si Attorney Vic Rodriguez, nagpakalat na naman daw ng black propaganda ang kanilang kalaban sa politika. Nakalimutan daw banggitin ang kanilang mga kritiko na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema na naglabas na noon ng 30 notice of levy ang Bureau of Internal Revenue. Nagsagawa na raw ng public sale ng mga sinamsam na property pero wala raw naging bidder kaya mga property na ito ay diniklarang pag-aari na ng gobyerno bilang kabayaran sa sinisingil na estate tax. Sabi pa ni Rodriguez, nakasado mano sa desisyon ng Korte Suprema na hindi nangangahulugan si Bongbong Marcos at siya lamang ang dapat singilin, kundi ang estate ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi natutulog ang mga balita. Sige na ho, okay na. Okay na. Bye-bye! Grabe, kawawa ang bayan natin. Ay nako, kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, wala talaga mangyayari sa bayan natin pag nanalo itong Tanso. Tapos pag nanalo naman yung Pinklawan, wala. Ang bayan natin kaliwat kanan, wala nang mangyayari. Puro na ho talaga yung mga katotohanan, tatakpan na lang. Pipilitin na lang daanin sa technicalities. Kaya kawawa tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, wala, ganyan na buhay. Tanggapin na lang natin. Kaya, kung kayo naiinis, ha? Kung kayo po ay naiinis, ngayon pa lamang po, ha? Ngayon pa lamang po, ipaglaban na ho natin si Yormie. Huwag na ho tayong lumaban pagkatapos. Tsaka tayo magsisisi na hindi tayo lumaban. Ipaglaban na natin si Yormie ngayon, ha? Okay. Talay. Zaldo Nailab, salamat. Dapat mga tanso ibenta para makapakinabangan ng gobyerno. Wala eh, tanso talaga eh. Ganun talaga buhay. Wala na magagawa dyan. Wala na magagawa, ganyan na yan. Eto naman. Isa pang propaganda. Inendorso ng isa pang grupo ang tambalan ni Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Inanunsyo ng Movement for Reform and Regional Development towards New Economic and Cultural Cooperation o MRRD-NECC ang kanilang suporta sa unit team. Nilinaw ni Diosdado Padilla ng MRRD-NECC na hindi suportado ng kanilang mga miyembro ang naunang endorsement ng MRRD-NECC kay Manila Mayor Isko Moreno sa pamumuno ni dating Agrarian Reform Secretary na si John Castriciones. Si Castriciones ay guest candidate sa Senate slate ni Moreno. Nauna nang nilinaw ng kampo ni Moreno na iba ang MRRD-NECC ni Castriciones sa MRRD-NECC na sumusuporta sa unit team. Walang campaign activity ngayong araw sina Marcos at Mayor Sara, pero dumalo si Marcos sa 75th birthday ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Quezon City. So ngayon naman, ang bagong pautot naman, kesyo sa kanya naman na MRDD na, ewan ko, di ko nga kilala yung mga yun eh. Mas kilala ko naman siguro si John Castriciones. At mas kilala yan ng grupo ng mga MRRD-NECC. Anyway, yan na naman ang propaganda nila na kesyo lumipat kay Marcos. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, kasi sa totoo lang, minsan mahirap ng malaman mo yung katotohanan. Ha? Minsan, hindi kasi ganito, lumipat na. Isang tao lang, dalawang tao. Diba? Kita naman dati na talagang yung MRRD, maraming grupo yon ang naka-isko. Tapos ngayon sasabihin nila, hindi, lumipat na kaya. Ilan lang naman ho sila. Unless magpakita ko kayo ng bilang, tingnan natin, di ba? Yun, masasabi nating totoo. Pero yung ganyan, na ilang tao lang, masasabi mo na kagad na lumipat na ang buong grupo. Ang hirap eh. Ang dami sinungaling eh. Di na nga namin kayo mapagkatiwalaan pagdating sa tax, tas pati yan. Tigil-tigilan nyo nga kami. Parang awa nyo na. Please lang, ha? O ito, sa iba naman ha. Iba naman tayo issue ha. O, pagdating naman no sa issue ng yung kay Dilima, kasi ini-issue nila yung human rights si Dilima eh. Iginit ng palasyo na dumaan sa due process ang naging pag-uusig sa kaso ni Senadora Laila Dilima. Tugon po yan ng Malacanang matapos sabihin ni Dilima na biktima siya ng political persecution at personal na paghihigante sa ilalim ng Administrasyong Duterte.
Naunawaan naman daw ng palasyo na kumukuha ng simpatya sa publiko si De Lima. RJ, salamat RJ Ordiz. Para sa ako'y naiinis. Ang magagawa ko ay ibuto si Isko. Thank you. Election 2022. Wala pa pong tugon si De Lima dito na kasalukuyang sumasailalim sa medical check-up. Alam nyo kasi ito si De Lima kung ano-ano naman na sinasabi. So ang sinasabi lang naman ng gobyerno, binara siya ni Andanar at sinabi niyang yung latest remark ni De Lima, it's obvious na para makakuha ng sympathy vote. Alam mo, sa totoo lang, wala na ako kasi sa ano sa eksena si De Lima. I mean, yung kaso nga niya na alam naman natin, binibigyan naman siya ng pagkakataon na, di ba, from time to time, pumupunta naman siya ng korte. Hindi naman ho siya pinagbabawalan ng kahit sino man. Pag sinabi meron siyang trial, naandun naman ho siya. Dumadaan siya sa due process. Ngayon, hindi na ho kasalanan ng gobyerno kung talagang malakas yung mga evidence na nakuha laban sa kanya. Antayin natin yung final decision kung talaga bang siya ay guilty o hindi. Ang point lang ngayon, binibigyan siya ng due process. Ginagamit lang niya yan na keso walang due process o walang ganito na binibigay yung gobyerno para kaawaan lang naman siya. Para pag naawa sa kanya, baka iboto pa siya ng mga tao. Siyempre, kailangan niyang maging senador para somehow, kahit papaano, may special treatment. Ewan natin kung iboboto nyo pa yan, ha? So sana naman hindi na ho natin iboto yan. Parang awa nyo na, ha? Huwag na ho natin iboto yan, okay? O ito, para naman magpaboost yung iba dyan. Marami na ngang ayaw na magpabooster shots. Mas natakot pang ilan nang malamang pa-expire na po ang milyon-milyong doses ng COVID-19 vaccine. Git ng National Task Force Against COVID-19, pwede namang ipa-extend ang expiration dates. Nasa frontline balitang yan, Mon Gualbes. Bakunado na ng unang dalawang dose ng Pfizer ang barangay chairman na si Jolly. Agosto pa siya huling nato. Hindi, ito seryosong bagay na ito. Tungkol doon sa issue na yung sabi ko. I really hope na magkaroon ng susunod na Pangulo na kasing tindi ng political will at kampanya sa pinagbabawal ng gamot. Sana isusunod na Pangulo. Sana merong moral authority yung susunod na Pangulo na talagang sugpuin yan. Kasi hindi ho biro, hindi ho biro. Sinasabi ko sa inyo, hindi ho biro. Kawawa ho ang mga kababayan natin. Alam nyo, nasa huli ang pagsisisi talaga eh. Baka ho magsisi tayo pagkadating ng panahon yung bumalik ho yung... Kasi ngayon, ito, walang biro ito. Talaga nung panahon ni Duterte, nagtago ho yung mga nagpupunta sa club. Nabawasan ho talaga yung mga gumagamit tsaka nagkano. Kasi mayayari ho eh. Paano pag iba na presidente? Grabe ho. Sino ho bang presidenteng merong... political will pagdating sa kampanya laban sa droga. Sino? At sino naman yung walang otoridad? Ay, nako, grabe ho. Hindi ko maintindihan. Ay, nako. Buka ng COVID-19 vaccine at wala raw siyang balak magpa-booster dahil fully vaccinated na siya. Yung booster shot hindi naman po nire-required ng government. Unang-una, yung first dose saka second dose, mukhang mainom na naman, hindi na nga kami nagkakalagnat saka nagkakasipon. Ganito rin ang sentimiento ng senior citizen at fully vaccinated na si Jojo. Ayaw din niya magpa-booster dahil sa takot sa side effects. Mas natakot pa siya nang mabalita ang malapit nang mag-expire ang ibang bakuna. Hanggang ngayon, parang nahirapan ng ikilos yung itong kaliwa kong kamay na... Ay, hindi, exercise lang yun, sir. Tinulong kami. Tapos, ang epekto pa, alas dalawa, tatlong araw akong mabigat ang pakiramdam. Dapat, choice na lang yun. Kung gusto mo pa magpa-booster, pa-booster ka. Diba? Kung kaya mo na, sa'yo na yun. Tatawan mo naman yun.
Kabilang sina Jolly at Jojo sa higit 46.8 million na mga fully vaccinated sa bansa at pwede na sanang tumanggap ng booster shot. Ang health center ngang ito sa Maynila, hindi na lumalampas sa 10 ang nababakunahan kada araw. Buti na lamang, sa 2023 pa may expire ang supply nila, kaya malayo pa bago. Ah, ito na nga eh. Alam mo, sinasabi nila may expire na daw ng June, okay? Alam nyo, maaga pa eh. April pa lang. Pwede pa ho kayo April and May magpa-booster. Huwag na ho kayong... Ito, ulitin ko ha. Bakit ko piniplay ito? Gustong-gusto ko kasing i-ano... kung meron man akong talagang nais pang kung pwede ko lang sanang araw-arawin at sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, as early as na magpa-booster na ho kayo. Kasi ho, hindi ho biro. Ayoko na hong bumalik sa dati. Parang awa nyo na. Ayoko na hong bumalik tayo sa dati na nakakulong na lang tayo sa nating kubol na naman natin. May surge nang lumalabas eh. May surge na sa ibang bansa. Actually, nung pinanood ko nga yung mga last week ata yung vlog ni Doc Willie, sinabi niya na may hinala din siya na talagang magsa-surge uli. Okay? Although mas kakayanin natin dahil sa marami nang na-boost, marami nang ano. Pero kaya nga eh, lalo na ngayon na yung grabe ho. Sa totoo lang, natatawa nga ako kasi doon sa show ng Mocha Girls, bawal pa ho yung ano, yung magpa-akyat supposedly ng tao. Noong una, yung March, sabi ko, kinausap ko yung management. Sabi ko, sir, pagpakit na tayo ng tao. Kasi yun yung sa rally. Nagsisiksika na sila sa stage. Eh. Nagkakapalit-palit na mukha. Eh dito naman sa show, controlled natin. Nakamask ang mga tao. Doon nga sa rally, wala na nagmamask. Eh. Sa ibabaw ng stage, siksika na ang tao. Which is, sabi ko nga, alam mo yun, dumating na tayo sa panahon na medyo lumalaya na tayo. Pero nakakalungkot lang ho dahil sa, alam mo yun, baka maulit. So parang awa na ho nyo. Baka naman maulit pa, baka naman pwedeng magpa-booster na ho tayo. As early as now, bago pa ho ma-expire. Ha? Yun lang naman ho. Sana ho, gawin na ho natin. Mapanis ang mga bakuna. Base sa record ng DOH, nagkasabay. Pero pagilinaw ng National Task Force Against COVID-19, wala pa ro 1% ang nasasayang na bakuna sa bansa. Pag meron kang malapit na sa shelf life, nire-request namin for extension and tinitingnan nila if inalagaan mo yung vaccine, nalagay sa cold storage, walang problema during its storage, tayo ay pwedeng magpa-extend sa manufacturer ng additional 30 days, sometimes 60 days ng shelf life ng mga bakuna. So hindi pa siguradong masasayang lahat yan kasi yeah, may tatlong buwan okay. Pa kung sakali. Bukod sa pag-extend sa shelf life, pinag-aaralan na rin ng gobyerno na lagyan ng expiration date ang mga vaccine card pagkatapos ng 6 na buwan. Yan ay para maobliga ang publiko na magpa-booster na at magamit agad ang mga bakuna. Gusto rin nilang baguhin ang definisyon ng pagiging fully vaccinated para i-require na rin ang booster shot bukod sa primary doses. Bagay na silang ayunan naman ng eksperto. If that's the only way, we can encourage everyone. Ako nga, sa totoo lang, ha, binibilang ko, December ako nagpa-booster. Eh. Pagdating ng June, magpapa-booster uli ako, pang-apat, kung allowed na. Kung allowed na, ha. Ako gusto ko magpa-booster kasi ang sarap kaya nung ano eh, kahit papaano confident ka na humarap sa tao na, di ba, kahit papaano. Saka kaya magpa-booster na ako kayo mga kababayan. One, to get the first booster, then that will be better in terms of building the wall of immunity. Para maiwasan pa mas malaking vaccine wastage, pinaplansya na rin ng DOH ang pagdodonate ng ibang bakuna sa Papua New Guinea at Myanmar. Pero biniverify pa rin ng ahensya kung ano-ano mga brand at kung ilang doses ng bakuna ang ipadadala sa dalawang bansa. Alam mo, nag- na-